Napakabait ka doon na po, ha? Ang bili ng lolo, tatay at lolo, nanay. Huwag kakalimutan, ha? Opo, lolo, tay. I love you, po. I love you, apo. Mag-iingat kayo doon, ha? Lagi mong tatandaan na may pamilya kang babalikan na kahit anumang mangyari. Salamat, tay. Usap po na pala si Mama tungkol sa pagbukod natin. Anong sabi? Siyempre, medyo nalungkot. Hindi lang pinapahalata. Babe, okay lang ba kung ipagpaliban muna natin yung paglipat natin? Habang di pa nakakabalik si Mama sa UK? Sige. Eh, hindi naman tayo nagmamadali. I love you. I love you too. Siguro naman, mabuti ho yung bumukod na rin kami na Erin. Ate, tay, ilabas mo nga yung brewed coffee ni Natoy. Pagkatapos, itry mo yung tusino, ha, bagong gawa yan. Tapos sabihin mo sa akin kung may nagbago ng lasa mula noon. Iabot mo nga yung tusino sa kanya. At pagkatapos, nagpabili pa pala ako ng bagoong na paborito mo. Ayan, may kamatis na. Organic yan, ha? Puro organic na yung mga pinabibili kong gulay. Ganun pa rin. Sarap pa rin. Pareho pareho. Tsaka mang parang sobrang manan nata ako na miss. Doble-doble pag-aasikaso ko sa akin ngayon, ha? Ano lang masama yung pinagsisilbihan ko na mabuto ng aking uniko iho. Ay, teka. Asan? Ito. I-try nyo to later, ha? Sa dessert. Yes, ma'am. I'm sure it's going to be good. Oo nga po, Lolo Kuching. Ang sarap. Kaya lang po.
Namiss ko po yung pandesal na may peanut butter ni Lola Nay. The best po yun. Pandesal kesa sa scone. Masang-masa din naman talaga ang taste mo, Miko. Tsaka peanut butter talaga. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa peanut butter sa inyo? O, eto. Blueberry jam. Nakatikim ka na ba ng blueberry jam? Masarap yan. Baka kasi strawberry jam na ang natikman mo. Lucy? What? Okay lang. Sanay kasi ito si Miko sa ulam tsaka sa kanin pag almusal. Diba, Miko? Dibale, tosino na lang ni Mamang kainin mo. Sigurado ko, gusto mo yan. Ma, gusto ko po ng blueberry jam. Iba po kasi ako nakatikip nun eh. Ha! See? Oh, eto, Miko. Try mo. Marami ka talaga matitikman dito na hindi mo pa natikman sa inyo. And that's very exciting. Gusto ko po sana humingi ng pasensya para kay Miko kanina. That's nothing, Irene. Refreshing nga yung pagkakandit ng bata eh. It's not a big deal. Salamat po, Mang. At, Mang, papaalam po sana ako sa inyo kung pwede po na magluto ako ng dinner mamaya. O, sige. Pakisabi na lang kay Neneng kung anong gusto mong bilhin. Kahit ako na lang po, magpapaturo na lang po ako kay Tatay kung paano po pumunta sa palengke. Sige. Kung yun ang gusto mo. Gabi, saka ito ko yung sitang. Okay, yung pampaas mo na sampalok ng lura. Marami na dyan sa kapitbahay. Pwede akong bumili mamaya. Ay, okay po. Meron ka pang kailangan niya? Okay na po ito, Naitetay. Basta gusto ko tamang-tama yung timpla ng sinigang para sa atin mamaya. Rasul! Sabihin mo, para kinato yan. Hindi mo naman. Alam mo, kasi sa mga ibang babae, akala nila ang kapangyarihan nila sa lalaki, yung pangkirengke. Hindi totoo yun, iha. Alam mo, ang pagluluto, kaya huwag mong titigilan yan. Ipagpatuloy mo yung pagluluto mo at sigurado kung hindi ka iiwan na ito. Kailangan mo ba ng tulang? Nay, kayang-kaya na to. Ako na to. Magpahinga ka na lang. Nanay, pasok mo nga ito sa kwarto. Hello, ate. Tatay. Oh, ma'am. Pasok mo na yung mga gulay. Ha? Tapos ilabas mo yung carrots at saka patatas. Opo. Okay? Irene? Mamang, naisa lang ko na po yung karne. Pwedeng doon mo na lang sa likod ituloy yung pagluluto mo. Ha? Okay. Sige pa. Okay. Sumubad na lang kita dyan. Hindi na. Ako na. Ang dami naman po nating ulam. Bakit po lagi po tayong madaming ulam? Oo nga, special lahat. At super yummy nitong sinigang mo, Ate Elina. Ate Lucy, tikman mo. Sinigang? Baboy yan, ayoko. I'd go for Korean beef soon ni Mama. Mang naman, siyempre hindi naman kami aalis dito hanggat nandito ka pa. Aantayin ka namin makabalik sa lorry doon. Meron sana akong gusto mong sabihin. Actually, good news. I've decided na hindi na ako babalik sa UK.